po ang services, ano po ang epekto nito sa servisyo sa public? Wala na pong epekto. Wala na pong, di po dahilan para hindi magpatuloy servisyo namin sa mamamayan. Continuous pa rin po kahit yung mga nakaraang administrasyon, kung ano po yung ginagawa nila, doon pa rin po, continuous po yung servisyo namin sa mamamayan ng Pambansa. Paano nyo po magagawa yun kung wala po yung ibang officials? Nandyan naman po yung programa namin, lalo na po dito sa panahon ito, yung budget ng 2024. Nandyan na po, pares po ng mga barangayan namin, financial educational assistance sa mga mag-aaral, mga gamit pang eskwelahan. Nandyan na po, nakaprograma na po yun sa mga senior citizen, for peace. Kompleto na po, hindi po na dahilan yun para, hindi na dahilan yung programa, yung mga problema kinakarap na para itigil namin yung mga tulong sa mamamayan ng Pambansa. Pero sabi niyo po, sa resolution, sa pagpapasa kayo ng mga resolution, nagkakaroon ng challenge? Opo, pero darating po yun, nag-usap na rin po kami ng DIRG. We know work out na po nila kung sino yung possible na uupo as temporary sanggunembay. Paano pipiliin yun, sir? Would you know? Ano yung ordinary mamamayan? O saan magagaling yung mga uupo? Bali, sa napag-usapan po ni Secretary Benhol kahapon, dalawa sa NPC, isa sa Action Demokratiko, and then lima po, yung open applicant po yan. Kahit sino, pwedeng mag-apply. Basta po yung may qualification po na kailangan. Tapos may screening committee po na manggagaling sa DIRG. Dalawa dito sa Bambana Local Development Council, and then isa sa Tarlac Consular League, and then isa po sa Local Development Council ng province ng Tarlac. So not necessarily, kahit hindi nakatira mismo sa Bamban? Hindi po, dito talaga. Dapat taga dito sa Lamin? Opo, opo. Registered voters ng Bamban. Kailan, sir, matatalaga itong mga temporary? May binigay po na deadline ng DIRG until August 18 para mag-submit ng mga possible applicant doon sa lima plus one vice mayor. Pero yung tatlo, ma'am, endorsement na ng local party members. So, dapat by next week, meron ng temporary na nakaupo? Meron na po. Ah, okay. Sir, ano yung mga specific na projects na gusto nyo ipatupad? Sabi nyo kanina kay Kabayan, infrastructure, tsaka kabuhayan, pero ano specifically po? Sa ngayon po, mahirap po magsalita sa part namin, lalo na tatlong buwan lang po yung pag-upo ko bilang acting mayor. Pero meron pong nakalaan na project dito, pares po yung concrete pavement namin sa harap ng munisipyo. Kailangan po mapabago at mapabago rin yung pintura ng munisipyo namin. Continuous po. Marami po yan na may nakalaan na budget. Okay. Yan. Sir, bakit hindi nyo pinayagan yung pagpapatayo ng Pogo? Bakit kayo lang ang nag-upos? Siguro po, may dahilan. Pero hindi naman po siguro, hindi ko na po pwede i-detalye sa inyo dahil national issue na yan, nasa proper authority na yan para pag-usapan sa part 2 po. Talagang hindi na po magsasalita. Mm-hmm. Pero kayo lang po talaga ang nag-upost ng tama? Opo, tama po. Okay. Anong plano, sir, po sa Baufu compound? Siguro po, bahala na po yung national government kung ta-turn over sa kung sino man yung may talagang permanent executive na dito sa Bamban o may talagang mayor in the next year po. Pero sa ngayon, sir, wala. Nakatingga lang siya, ano po? Opo. Okay. How are you feeling, sir? Na parang bigla kayong na-thrust into... Opo, masaya na malungkot. Oo. Kasi masaya dahil nagka-reward ako. Tapos malungkot sa mga nangyayari sa mga kababayan namin, pati yung mga kasamaan kong counselor, vice mayor. Malungkot po ako na hindi naman po maraming nadamay. Si Bamban Mayor, sir, si Mayor Alice po, kailan yung huling nakausap? Wala po ano talaga, connection. Walang, hindi na namin alam kung saan. Last na lang po. Sir, ano yung mga challenge na nakikita nyo dito sa 3 months ninyo? Una po, nakipag-usap muna ako sa mga executive department. Sa tutula po, wala po akong tinanggal dito ngayon, lalo na sa mga coterminous.
Eh, gusto ko sila makasama kahit sa maikling panahon lang, sa 3 months. Eh, gusto kong may pakita sa kanila kung sino si Erde Timbang, kung ano yung pagmamahal niya sa taga-Bamban. Malaki po. Kailangan ko munang yung tiwala ng mga kasamaan ko dito sa local government, lalo na po dito sa munisipyo. Dahil alam ko naman po may kanya-kanya kaming idolo. Napakahirap. Paano niyo po gagawin? Araw-araw po sa pag-ipag-usap ko sa kanila, nakukupa yung sa loobin nila. Sabi ko nga eh, walang may kung may problema, lapit sa akin kung may tutulong ko. Hanggang sa ganun pamamaraan po, makukuha ko yung tiwala nila.